Nais mo bang pasimulan ang araw mo ng tama? Halina't makinig sa magandang balita. Mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang maging gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito ay tinipon ayon sa Catholic Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan araw-araw upang makatulong sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Halina't sama-sama nating alamin ang magandang balita. Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, at 17 ng Hulyo. First reading, Genesis 18:1-10. Ipinangako ang pagsilang ni Isaak. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy, kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y, may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito, at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat. Ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng tatlong takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tolda." Sagot naman niya, sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganitong panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Psalm response, Psalm 15:2-5. Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan, at ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang, di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y di matitinag kailanman. Colossians 1:24-28. Si Pablo'y naglingkod sa iglesia. "Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na tulad ng kay Kristo na kailangan ko pang gawin para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon'y inihayag na sa kanyang mga hinirang. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa.
na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Gospel, Luke 10:38-42. Dumalaw si Jesus kina Martha at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ng isang babaeng nagngangalang Martha. May kapatid siyang Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Inyong napakinggan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society at ng Catholic Media Network. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay ng Biblia. Ako po si Herbert Osho Jr. Magandang araw at pagpalain tayo ng Panginoon.